Pakalagay po sa silent mode ang iyong telepono. Ang lahat po ay sumabay sa pambungad na awit. Ako'y gawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. Sinisimulan po natin ngayon ang panahon ng Kwaresma, sa Miyerkules ng abo na ito. Ang abo na ilalagay sa ating mga noo ay sagisag ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan at sagisag po ito ng ating pagiging marupok. Wala po itong bisa per se na nasa ating mga noo. Ang bisa po nito ay nasa ating mga kamay. Kung pagsisikapan po nating mapagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman, ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanalig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat, sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno
manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Magpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matanda't bata, pati mga sanggol at maging mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Poon, iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papapaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kapag ngayon'y napakinggan
sa sakatuparan ng bitin at kaluhan. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ang atin pong pagninilay ngayon ay kukunin po natin sa liham pastoral ng Arsobispo ng Lipa. Tungkol po ito sa sakramento ng kumpisal. Kaalinsabay ng mga salitang ito habang nilalagyan ng abo ang ating mga ulo ay sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma o ang 40 na pananalangin, pag-aayuno, paglilimos bilang paghahanda sa pagdiriwang natin ng panahon ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Bilang ama at pastol ng sambayanan ng Panginoon dito sa Arsidiocese ng Lipa, nais kong samantalahin ang pagkakataong ito upang mapagnilayan natin ang kahalagahan ng sakramento ng pakikipagkasundo sa atin bilang individual na mananampalataya at bilang isang sambayanan o angkang tinawag ng Diyos Ama kay Hesukristo upang maging mga sambayanang may kaganapan ng buhay at sumasaksi
sa kanyang kaharian. Sa pamamagitan ng mapagmatsyag na pagsusuri, ay mapapagtanto natin na tayo ay nasa sitwasyong kinakailangang bigyang pansin at diin muli ang aral ng simbahan hinggil sa sakramento ng kumpisal. Kapansin-pansin na marami ang tumatanggap ng komunyon sa mga misa, subalit kakaunti naman ang nagkukumpisal. May mga bata na hindi pa tumatanggap ng unang pakikinabang, sa makatuwid ay hindi pa nabibigyan ng katisismo tungkol sa Eukaristiya at hindi pa rin nakapagkukumpisal, subalit tumatanggap na agad ng komunyon. Mayroon ding mga kaisipang kumakalat, bunsod na rin ng maling aral ng ibang sekta na maaaring humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan ng diretso sa Panginoong Diyos at hindi na kinakailangan pang magkumpisal sa mga pari na kapwading makasalanan. Ang kumpisal na isa sa pitong sakramento ay nakaugat sa misyon na ibinigay ng Diyos Ama kay Hesukristo na magpatawad ng mga kasalanan ng tao. Sa tagpo sa mabuting balita kung saan pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko, ay kanyang sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Niloob ni Jesus na ang pagpapatawad ng kasalanan ay maganap sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan, katulad ng nakasaad sa banal na kasulatan. "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, anuman ang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit, at anuman ang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit." At tahasang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pagkatapos na siya ay muling mabuhay, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo." Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi rin nga pinatatawad." Ang katotohanan ito ay lubhang pinahahalagahan ng simbahan noon pamanguna. Katulad ng ating matutunghayan sa isang dokumentong naisulat noong 70 AD na ang titulo ay Didake. "Ang mga kasalanan ay ikumpisal ninyo sa simbahan at huwag kayong mananalangin ng may maruming kalooban." At pagkatapos pa lamang ng pagkukumpisal, sinambit ang hinggil sa pagtitipon sa Eukaristiya, "Kayo ay magkakatipon-tipon sa araw ng Panginoon upang maghati-hati ng tinapay at magpasalamat. Gawin ninyo ito pagkatapos na kayo ay makapagkumpisal ng inyong mga kasalanan upang ang inyong mga handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos." Matutunghayan naman natin sa buhay ni San Juan Maria Vianney, patron ng lahat ng mga pari, ang pagmamahal sa kumpisal, at siya ay nagwika, "Napakagandang isaalang-alang na tayo ay may isang sakramento na nagpapagaling ng sugat ng ating mga kaluluwa." Sa diwa ng ganitong mga kaisipan at pagninilay, nais kong hikayatin ang buong Arsidiocese ng Lipa, lalo't higit ang aking mga minamahal na mga pari bilang inyong arsobispo. Una, palagi ang kumpisal o regular confession sa mga simbahang pamparokya. Hinihikayat ko na magkaroon ng regular confession sa lahat ng mga simbahang nasasakupan ng Arsidiocese ng Lipa para talastas ng lahat ng mga mananampalataya ang araw at oras ng kumpisal. Sa ganitong pamamaraan ay mabibigyan ng malimit na pagkakataon ang lahat sa kumpisal na isuko ang sarili sa pag-ibig, at sa kumpisal ay nagpapahintulot na ang sarili ay baguhin ng pag-ibig. Sa ganitong diwa, nais kong ipahayag ang parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio sa siyudad ng Santo Tomas at ang Divino Amor Redemptorist Church, Lipa City, bilang Sacrament of Reconciliation Centers
for the Archdiocese of Lipa. Kumpisalang bayan, ikalawa, lalo tigit ngayong Kwaresma. Sabi ni Papa Francisco, ang Kwaresma ay panahon ng pagbabagong buhay, isang panahon ng kalayaan. Pinagninilayan natin tuwing unang linggo ng Kwaresma na si Jesus mismo ay dinala ng Espiritu sa disyerto upang siya ay tuksohin. Ang disyerto ay lugar kung saan ang ating kalayaan ay maaaring lumago sa pamamagitan ng personal na pagpili na huwag nang bumalik sa pagkaalipin. Ikatatlo, pag-aayuno at pangingilin, fasting and abstinence. Nais kong ipaalala na ang Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo ay mga araw ng pag-aayuno at pangingilin. Ang pag-aayuno ay para sa mga may edad 18 hanggang 59 taong gulang. Samantalang ang pangingilin mula sa karne at para sa mga may edad 14 pataas na makikita po natin ito sa Code of Canon Law 1251 to 1252. Ang mga penitensyang ito ay naglalayong higit na makatulad ni Jesus sa pamamagitan ng pagtanggi sa sarili upang maranasan ang kalayaan ng pagiging mga anak ng Diyos. Ika-apat, pakikiisa sa Alwase o Archdiocese of Lipa's Way of Almsgiving towards Sanctification and Evangelization ng Lipa Archdiocesan Social Action Commission or LASAC. Ito ay ang pagbibigay o pag-aalwas ng mga bagay na hindi na natin ginagamit subalit maaari pang pakinabangan ng iba. Ito ay isang pamamaraan ng pagpapalaya mula sa tukso na maging makasarili at pagkagiliw sa anumang bagay na makamundo na nagliligaw sa atin na maituturing ng Diyos na tangi nating kayamanan at kaligtasan. Ikalima, bilang bahagi ng mga pagsasakripisyo, inaanyayahan ko din ang lahat na makiisa sa mga magagandang kaugalian nating mga Katoliko sa panahon ng Kwaresma tulad ng pag-iistasyon ng krus, Santa Cruzada, mga banal na paglalakbay sa iba't ibang simbahan, pagbasa ng banal na pasyon, sinakulo o passion play, prosesyon at iba pa. Ang mga ito ay nakatuon sa mga misteryo ng pagkakatawang tao ni Jesus at sa panahon ng Kwaresma, tayo ay nagbibigay ng mas malalim na pagninilay sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Ika-anim, pastoral na pakikipaglakbay o pastoral accompaniment. Sa mga kapatid nating nasa irregular na pagsasama, irregular union, may mga kapatid tayong nasa irregular na kalagayan, tulad ng mga nagsasama ng hindi pakasal, may kinakasamang bukod pa sa unang asawa o may ibang kasama o nagsasama na may parehas na kasarian o same-sex union. Katulad ng lahat ng tao, sila din ay nangangailangan ng biyaya, ng paggabay ng banal na espiritu upang ang kanilang pamumuhay ay maging naaayon sa kaluuban ng Diyos. Mahalaga na paalala ni Papa Francisco hinggil sa kumpisal, I want to remind priests that the confessional must not be a torture chamber, but rather an encounter with the Lord's mercy. Pope Francis Apostolic Exhortation, Evangelii Gaudium, number 44. At tungkol naman sa Eucharistia, I would also point out that the Eucharist is not a prize for the perfect but a powerful medicine and nourishment for the weak. Pope Francis Apostolic Exhortation, again, Evangelii Gaudium, number 47. Ikapito, pagbabagong buhay at ang pagbabago tungo sa isang simbahang sama-samang naglalakbay
conversion and synodality. Ito ay binigyang pansin ng dokumentong A Synodal Church in Mission, a synthesis report ng 16th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops, first session, na naganap noong ika-apat hanggang ika-29 ng Oktubre noong nakaraang taon. Sa panimulang bahagi ay isinasaad ang kahalagahan ng pakikipagtalastasan. Pakikipagtalastasan, more on balitaan, pakikipag-usap or conversion upang tayo ay maging synodal church. Ayon sa dokumentong ito, conversion is at play in conversation. Conversing in the spirit means living the experience of sharing in the light of faith and seeking God's will in an authentically evangelical atmosphere within which the Holy Spirit's unmistakable voice can be heard. Ang pagkakaisa ng simbahan ay matatamo natin kung may tunay at ganap na pagbabagong buhay na magdadala, maghahatid sa atin sa pinakamahalagang kaisahan, ang pakikipagkaisa kay Hesukristo. Sa katapusan, tularan natin ang mahal na Birhing Maria na naging tapat hanggang sa paanan ng krus. Pakinggan natin ang paalala ni Maria sa bawat isa sa atin tulad ng iniutos ni Maria sa mga alipin na lingkod sa kasalan sa Cana, Galilea. Sundin ninyo ang anumang iutos o sabihin ni Jesus sa inyo. Liham pastoral ng ating Arsobispo Gilbert Garcia. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat at gumawa ng dalawang hanay. Gagawa po tayo ng dalawang hanay sa gitna. Panginoon,
tinapay na bubuhay, bakos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Ang aming pong kasama ay pawiin mong tuluyan, Panginoon aming mahal, patawad ang kahilingan ng iyong payayang hiniram. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bakos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Kami magbabagong buhay upang aming paghanda. Ng kamatayan, Panginoon, iyo bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Kami iyong kahabagan, Poong kami ay tulungan sa iyong ngalan, Panginoon, iyong bigyan ang patawad ng iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bakos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sumasamot, humihingi
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula ng 40 na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kaming pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin ay nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayo ang ganap na pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparitong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming kapatid na si Aurora Estrella na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan.
sama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na tipan. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
sino pa ba ang aking katatakutan? Panginoon ang loob ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisihan? Second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese ng Lipa, salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petrocina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang paalaala. Una sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan. At bilang alaala din ang inyong pagbisita sa Pambansang Dambana, para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, narito po sa atin ngayon ang mga taga-parokya at Pambansang Dambana ni San Vicente Ferrer sa Banay-Banay Lipa upang magbenta ng raffle tickets para sa kanilang pagpapatayo na multipurpose building. Sila po ay nasa bandang likuran at gilid ng simbahan. Atin po silang suportahan. Bahagi naman po ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay mayroong pagdarasal ng istasyon ng krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo na hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Gayon din naman, tayo po ay naanyayang mangumpisal sa panahong ito. Lumapit lamang po kayo sa ating mga pari pagkatapos ng banal na misa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos po ninyo ang inyong bindisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling.